Guys, and welcome back. So for today, ay tuturo ko naman sa inyo kung paano gawan ng elevation plan. So ito yung gawang floor plan natin nakaraan. So ang next step natin is gagawin na natin siya ng kanyang elevation plan. So front view, right side view, left side view, and the rear view. So paano ba natin ito gagawin? So, meron tayong tips na gagawin ko paano mapapabilis sa paggawa ng ating elevation plan. So, balik tayo dito guys sa model. So, ito na yung model natin. So, para mabilis, kuha tayo ng reference natin. So, copy tayo din. Yan, dito. So, ito yung front view natin. Ito nga pala ito. Ito yung front view natin. Then, this is the right. This is the left. And this is the rear view. So, una natin gawan, guys, ito yung front view. So, kailan natin siyang i-rotate. Rotate lang natin. And, auto mode, activate natin. So, ayan. So, ito na guys yung front view natin. So, kuha tayo ng reference line dito. Ayan. Then, kuha tayo ng line. Then, copy lang natin to guys. Ayan. Kuha post tayo magkuha ng kanyang reference. So, ayan. Then, next, ang gawin natin is guide dito para sa ating windows. Then, siyempre dito sa ating pintuan. And, guide para dito ulit sa ating window. So, ayan. So, ito guys yung tricks kung paano papabilis yung paggawa ng ating floor plan. Then, offset lang natin ng 300 pababa. So, for example, sabi natin is naka-elevate tayo ng 300 mm above the natural grid line. Then, trim natin. TR, enter. Ito yung gamitin nating line sa pag-trim and enter. Then, click lang natin ito guys. So, ayan. TR tayo ulit dito. Ito at saka ito. So, ayan guys. So, sabihin natin yung ating elevation is 3 meters. So, offset lang natin siya ng 3,000. Ayan. So, ayan guys. Then, trim natin TR. So, ayan. So, napakadali lang guys. Then, offset natin ng 2,100 sa ating pinto. Then, offset tayo ng 1, 2. So, ayan. Then, trim tayo, guys. Side na to. Dito. 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 Ito. Ito. At saka, ito. Then, enter lang natin. So, wala na to. Ayan. Next, ito, wala na rin to siya. Then, ito. Here tayo ulit. Trim. Then, ito. Next. At saka ito. So, ayan guys. So, line tayo ulit. Natanggal ito. Line na lang natin. Yan. Then, line. Then, line tayo dito ulit. So, ayan. So, ito na yung mukha ng ating front view natin. So, offset tayo dito ng line tayo dito ng sabi natin is 1.8.
18. Ayan. Then, line tayo dito, guys. Papunta dito. So, kuha tayo dito ng proof inch natin. Sabihin natin is 1,000. Ayan. Then, extend lang natin to siya. So, ayan. Extend EX. Ayan, enter. Then, yung pagpupunta natin, click lang natin, then enter. At yung extend natin na rin. So, ayan. Ayan. Then, kuha tayo ng reference dito. Sabi natin is 1 meter. So, 1. So, ayan. Ito na. Then, papunta dito. Sabi natin dito is 1,000 din. Ayan. Then, extend lang natin to EX. Enter. Then, click natin. Yung pag-extend na natin. And enter ulit. And, i-click natin yung line na extend natin. So, ayan. So, ayan guys. Okay na yung ating elevation. Next, ang gagawin natin is extend natin to guys ng sabi natin is 750. Then, EX, enter. Click lang natin yung pag-extend na natin, enter. And, i-click natin yung line na extend natin. So, ayan. So, ayan guys. So, for example, sabi natin yung sanipa natin is 200 mm. So, ayan. 200 and 200. Then, ayan. Same dito, guys. 200. And dito is 200 and papunta dito. So, then, kailangan natin siya i-trim. TR. And enter natin. So, tanggalin na lang natin ito. So, ayan guys. So, mayroon na tayong front view. So, trim natin ulit ito. So, ito. TR, enter, enter. Ayan. And, ito. Ayan. So, sample yung pinto natin. Ayan. So, ayan guys. Mayroon na tayong front view. Opposite natin ito siya ng 300. Sabihin natin ito yung ating beam. Then, extend. Ayan yung pag-extend natin. Enter. Yung line na extend natin. Click lang natin. Ayan. So, ayan guys. Goods na ang ating front elevation natin. So, next na gagawin natin, guys, is yung ating right. So, copy lang natin ito ulit. CO, enter. Then, kuha tayo ng basement natin. So, darin lang natin siya guys dito. So, ito yung ating right side. So, kung dito tayo, so, kuha tayo ng line. So, dito lang tayo maglagay ng ating reference line. So, ayan. Next is, dali natin siya guys dito. Then, copy natin siya. Copy. Then, dali natin siya dito. So, ayan. Next na gagawin natin guys is, copy lang natin to. CO. Then, kuha tayo ng basement natin. So, dito. Ito. Dali natin dito. At saka, dito. So, ayan na siya guys. Then, yung sa beam. So, palan tayo ng reference dito. So, lagyan natin siya ng guide. Next is, yung ating, ayan. Yung sa bintana natin, lagyan natin ng guide. Same dito. At saka dito. So, ayan guys. Next gawin natin is trim. TR na natin. So, ito. At saka ito. And, enter natin. So, click lang natin yung mga tatanggalin natin.
Next, extend natin to guys. Dahil may mga hindi naka abot sa line. So, AX, enter. So dito natin siya extend. Then, enter natin. So, pwedeng E. Drag na lang natin yung mga line na kailangan extend. So, ayan guys. Then, TR ulit. Click natin yung line. So, ayan. So, itong tatanggalin natin. So, enter. Yan, drag lang natin, select lang natin. So, ayan guys. Next. Next natin guys is ito. Sa bintana natin. Ayan, at saka ito. Sa bintana natin guys is dito at saka dito. So, trim lang natin. TR. Click lang natin itong line. Ito. Ito at saka ito. Then, enter natin. So, tanggal na to. Ito, wala na siya. Ito. Yan. Ito din. Ito. Ito at saka ito. Then, lagyan lang natin guys ng line sa gitna. Same din dito. So, ayan. Next is itong side na to guys. So, lagyan natin siya dito. Papunta dito. So, same din dito. Same din dito. At saka, ito guys. Yan. Next is, kailan natin itong i-offset ng, sabi natin is 1,000. Extend natin, or fillin natin, F. Ito, at saka ito. So, pag fillin natin guys, so, ayan. Then, pili natin din ulit dito sa baba. So, ayan. Trim, TR. Enter lang natin yung buying reference or yung magka-cut. And, click natin yung tatanggalin natin. So, dito guys, offset din natin ng 1,000. So, ayan. Pili na lang natin. Same din dito sa baba. So, ayan guys. Next, trim natin ito. So, ayan. Next, ito guys, yan. Then, trim natin ulit. Sorry, ayan, PR. Then, itong line na tatanggalin natin. Ayan. So, kailan natin ito guys tanggalin. Dahil hindi siya makita kailangan sa ating elevation. So, PR. Click lang natin itong line na to. And, click natin itong tatanggalin natin. So, ayan. Next. Kailan natin ito ng line, yung sanipa niya sa taas. Then, tanggalin na natin ito, guys. Ayan. So, ayan. So, next na gagawin natin, guys, is ito. Dahil naka-ilibi tayo ng 300 mm. Then, TR lang natin ulit. Ayan. So, ayan. Next, trim natin ulit, TR. Tanggalin na natin to. Ito, ayan. So, ayan, guys. Next is, lagyan natin siya ng hatch. So, the command is H, hatch. Turn natin, then, for example, ito yung gagamitin natin. Click lang natin dito. Then, angle is 45. Then, gawin natin ito guys na 15. Or 25. Masyadong maliit. Try natin 150. Ayun. Or sample to 50. So, ayan. So, ayan, guys.
So, ito yung right side view natin. So, pag nakaharap tayo dito sa front view, ito yung makikita natin. Kung dito tayo sa right side view naman, so, ito yung magiging elevation plan niya. So, next. Ayun, dito. Okay, guys, meron tayong ayusin dito. Dahil hanggang dito lang sa likod. So, dito is hanggang 1,000 lang. 1,000. And, ayan. Pwede lang natin ulit. Pwede at i-trim natin. TR. So, hanggang dito lang siya, guys. Yan. So, dito naman is hanggang dito lang tayo. Then, TR. Yan. Tanggalin mo natin to, guys. Yan. Next is sa likod is hanggang dito. Ayun, hindi naman siya ganun makita. So, ang likod guys is hanggang dito. So, ayan, fill lang natin. For reference lang. Ayan. Next is, ayan, dali natin dito. Sa kabila. Ayan, fill lang natin guys. Then, kailangan natin itong i-trim, TR. So, dahil sa likod siya, hindi dapat siya makita dito. So, ayan. So, dito pa, TR. Same din dito. Ayan. TR ulit. Sorry. TR, trim. Ito at saka dito. Then, click natin ito siya. So, next gawin natin guys is fill lang natin to. Side na to at saka ito. Tingnan natin, check natin. So, tama. Hanggang dito lang siya. Then, itong beam niya is so hanggang dito. Tanggalin natin to guys. So ang gagawin natin dito is ilelabel na lang natin siya dito. Then mag-offset tayo ng angat lang tayo ng 300. Yan. Then dahil 1 meter na to, so dito na lang guys. Yan. Then, trim na natin, TR. So, tanggalin na natin ito. Ayan. So, ito yung magiging mukha niya sa right side view. So, mayroon tayong one side na bubong dito sa kaplikod at saka dito sa ating cork sa entry. Next is i-hatch na natin. Edge or hatch. So, click natin itong side na to. Then, 250. Sabihin natin is 250. So, ayan na siya guys. Then, i-hatch na lang natin siya. Ito yung mga solid natin. So, ayan. So, ayan guys. Then, hatch din natin ulit dito. Hatch. So, ayan. Meron na tayong front view elevation. Meron na tayong right side. Next na gagawin natin, guys, is yung rear. So, para mas madali, ang discarte yan, guys, is i-mirror lang natin to. So, ito. Then, MI or mirror, enter natin. Then, kuha tayo ng
point of mirror lines sa sabi natin dito. So, kailan naka-activate guys yung ating ortho mode? So, yan. So, dito. So, ayan. Enter lang natin. Ayan. Then, ito yung likod natin guys. So, kagayahin lang natin siya. So, dito, wala tayong bintana. So, dito, meron. So, sakto lang pala siya dito. So, kailangan natin guys dito ng pinto. At saka, dito. So, sakto lang pala dito. So, ang gawin natin dito is, move lang natin dito ng konti. And, lagay natin siya dito. Then, fill in natin. So, ayan. So, saglit lang guys. Next, TR lang natin to. So, ayan. Tapos na agad guys yung ating rear view. So, tanggalin lang natin to. Dahil wala siya sa ating floor plan. So, napakadali lang. So, next. Ang gagawin naman natin guys is yung ating left side view natin. So, same. So, i-mirror lang natin to ulit yung isa. Then, MI. Enter din kuha tayo ng mirror line natin. So, sabi natin is dito. Ayan. And then, enter natin. Wait lang guys. Ayun. Then, enter natin. Then, i-move natin guys ng konti. And, move. Yan. So, tanggalin natin to guys. At saka ito. Dahil ito ay sa likod, hindi na siya ganun makikita. Then, ito ay sa likod, hindi na rin siya ganun makikita. So, tanggalin na natin to. Then, fillin natin to guys. Fillin ito at saka ito. So, wala na rin to. So, TR lang natin to guys. Trim. Ang guys, lagyan natin dito ng kanyang. Yan. Trim lang natin. TR. Yan. So, tanggalin na natin. So, patay dito ng 200. 200. Then, dito. So, ayan guys. Next, extend lang natin to EX. So, enter, then, yan. Tanggalin mo na natin to guys. Yung naka-highlight, ay ito naka-hatch. Delete lang natin. Then, TR tayo, TR. Yan. Tanggalin na natin to. So, and guys, so, dito hindi natin ganong makikita. So, ayan. Next, yung bintana natin. So, ayan guys. So, parang nakasakto na rin siya dito. So, dito na lang tayo maglalagay. Then, ito pa sa kabila para sa CR. So, sabi natin is, ayan lang. Pili lang natin. Sabihin natin yung taas is offset natin siya ng 400. Offset natin, sabi natin 600. Wait lang. Offset 600. Ayun. Then, pili lang natin guys. Ayan. Then, copy lang tayo dito. Sabi natin is owning Windows siya. So, ayan guys. Goods na tayo. Next is, extend lang natin to. Wala tayo ng reference dito yung beam.
extend natin pala dito. Ayan. Yan. So, ayan guys. Goods na tayo. Next is i-hatch natin. Hatch or etch lang. The command. Then, enter lang natin guys. So, lagyan natin na ito yung mga solid line natin. So, ayan guys. Next is, lalagyan natin ay yung hatch tayo ulit. Lagyan tayo ng ating roofing. This is 150. So, ayan. So, ayan guys, napakadali lang. Move natin ito. Dalhin natin siya dito. So, napakadali lang yung paggawa ng ating elevation plan. So, yung lagi nating tatandaan sa paggawa, gawin nating base or reference line, ito yung floor plan. So, napakadali lang. Next, ang gagawin natin guys dito, kung gusto nating i-hatch yung ating mga bintana or pinto, pwede din, pili lang tayo dito. So, for example, sabihin natin is ito. Example, ito gamitin natin sa ating bintana. Next, enter lang natin guys. Then, enter ulit. Ito. Enter tayo ulit guys. Enter ulit tayo dito. Kuha tayo ng ayan. Example, ito yung gamit natin. Enter tayo ulit. Then, enter ulit para mag-hatch tayo ulit. So, ayan. Napakadali lang guys. So, yun. Next, sabi natin yung pinto natin. Ito. Enter tayo ulit. So, and guys, so, kompleto ng ating front view, right side view, the rear view, and the left side view.